Yun nga yung sabihin na natin eh, ipinagmamalaki kanina ni Budget Secretary Benjo, no? Na sabi niya, mula sa mga administrasyon or the post-Marcos administration, itong Duterte administration daw, ang may pinakamataas na real GDP growth rate sa unang dalawang taon ng panunungkulan. So kung ihahambing daw, ano, may pinakita silang graph kanina, nung administrasyon ni Cory Aquino, nasa 5.6% ang real GDP. Nung Ramos, 3.3%. Nung panahon ni Estrada, 3.8%. Panahon ni Arroyo, 4.3%. At nung kay Noynoy Aquino, 5.2%. Pero pagdating daw sa Duterte administration, nasa 6.6%. Malaki raw yung investment ng gobyerno sa domestic market dahil sa laki ng pondong ginagamit sa build project. Ang weakest link naman daw ay agriculture. Pero ang sabi nga ng Ibon Foundation, kung totoong maganda ekonomiya, bakit marami ang walang trabaho at marami ang hindi mataas ang purchasing power. Katunayan nga raw, mas maraming lumalabas ng bansa para maghanap ng trabaho kaysa yung mga nandito sa Pilipinas na hirap maghanap ng trabaho. Hindi daw siya magandang sabihin na natin pakitain kung totoong maganda na ang ekonomiya. So, but si Secretary Jok, no, brushed aside comments na sa mahal ng bilihin ay hirap ang buhay dahil nga daw sa train 1, maraming nakinabang at tumaas ang take-home pay. Sabi niya, kaya nga raw tumaas ang sales ng ilang fast food chains dahil tumaas ang income ng maraming Pilipino. At maniniwala rin si Jok, no, na yung ni bagong excise tax sa petrolyo nitong para because of train 2, yung second tranche ng excise tax sa kada litro ng petrolyo, naniniwala siya na hindi papalo ang inflation rate, na kinukontra rin naman ng Ibon Foundation ang sinasabi ni Sunny Africa dyan. Makikita naman ang epekto nito noong nakaraang taon nang pinataw ang unang round ng excise tax ay nagkaroon agad ng epekto sa presyo ng bilihin. Daffy? Maraming salamat, Maki Pulido.